Ma'am, ano ang dahilan bakit ibabalik at ano para saan ba yan? Sige po. Kung maalala ninyo, noong 2022, December 2022, nag-desisyon tayo na ang Energy Regulatory Commission suspindi muna yung pangongolekta nitong feed-in tariff allowance. Ito po yung kinokolekta sa ating lahat bilang mga consumers pambayad dun sa mga renewable energy developers. So meron pong kulang-kulang 4 na sentimo, exactly 0.0364 centavos per kilowatt hour ang kinokolekta sa atin para dun sa supply na nanggagaling sa renewable energy plants. Sinuspindi natin po ito noong 2022 kasi nakita natin maraming pondo yung fund. So kinokolekta po yan, nabubuo dun sa isang pondo na pinangangalagaan ng Transco. So nakita po natin, ay, kayang-kaya ng fund, sustentuhan kahit di tayo mangolekta ng ilang buwan. So sinuspindi po natin, tapos in-extend natin ulit kasi nakita natin nung bandang Abril yata yon yung sumunod naming binisita yung fund, kaya pang sustentuhan. So hanggang kaya, tinitigil po natin yung pagkolekta. Pero ito pong huling bisita namin sa fund, itong katapusan ng December hanggang itong early January, nakita natin na medyo manipis na yung fund, kailangan na nating simulan ulit yung pagpuno ng pondo nitong feed-in tariff, fit allowance fund. So sisimulan po natin ulit ngayong Pebrero yung pagkolekta ng 0.0364 centavos per kilowatt hour para sa supply na nanggagaling sa renewable energy plants. So ibig sabihin parang babalik lang po siya sa bill natin. Nawala siya dati, ngayon babalik po siya starting February billing na ba yan, ma'am, o February billing ng generator sa distributor? March pa namin mararamdaman. Yung iba po Marso, yung iba baka February kung aabot pa itong resolution namin, di pa nila nagagawa yung mga bills nila, aabot na siya, matatanggap na natin ng Pebrero. Pero yung iba ho kasi iba-iba kasi yung billing cycle po ng mga distribution utilities at electric cooperatives. Yung iba kung nahanda na nila, maaga silang nagpe-prepare, sa Marso pa po aabot 'yon kasi ipapasok nila doon sa February na power bills. Eh yung Meralco? Ang Meralco maaga eh. So baka Marso pa natin to check ko din ha. Pero alam ko maaga kasi silang magsara ng mag-prepare ng bills. Pero 3 centavos. Dagdag signal para sa atin yan. Yes. Pero bakit ganun? Magbabayad tayo ng mas mahal pero lagi na lang tayo na delikading-ding na hindi naman magiging maayos ang supply natin. Lalo pa, sabi mo nga pagdating ng summer months, magkakaroon ng tightness ng supply. Sabi ko na nga, magagalit si Ma'am Doris dito sa balita lalo natin. Lalo pa at wala pa akong almusal, Ma'am. Ay, nako, lalo na. Hindi po. Ito po, paniniguro na yung ating mga renewable energy plants, matutuloy naman, walang makakapigil or walang makakaantala nung kanilang supply. Kasi kung magkakagastos sila, kailangan mabayaran din po natin sila para dun sa operations nila. So, paniniguro lang din po ito na hindi mapuputol yung supply na nanggagaling sa ating mga renewable energy plants. Kasi kailangan din natin sila, lalo na pagtag-init, yung mga solar, kailangan po natin yan. Ngayon naman taglamig, ang pumapalo yung ating mga wind plants, mataas ang production ng ating mga wind power plants. So kailangan mo siyang bayaran, partner, kasi oo, yung pondo na para sa kanila numinipis na dahil ilang buwan din tayong hindi siningil noon. Mahigit isang taon. Okay. So ngayon parang binabalik lang natin. So pag binalik mo yun, babalik na natin yung bayad natin na almost 4 centavos per kilowatt hour. At least ito alam natin kung saan mapupunta ito. Okay. Pambayad po ito sa mga solar, wind, hydro, lahat ng renewable energy sources natin, ma'am. Tama po. Solar, wind, hydro, and biomass plants. We have biomass plants na nag-ooperate din. Ito po, karamihan dyan, nandyan sa Negros din. Nagsusupply sila ng kuryente na renewable sa atin lahat kasi connected na naman ang Luzon and Visayas. And pretty soon, hopefully, makumpleto na yung Mindanao para lahat ng sources pwede natin pagkuhanan kung nasan man siya sa Pilipinas.